ako ang magsasabi. Ako na bahala kay Doc Lyndon. I'll make sure na hindi niya sasabihin yung sekreto natin. Please. Alam ni Dr. Javier na anak ka ni Carlos? Please, just let me handle this. Huwag ka nang makialam. Don't do anything stupid. May alam mo kung solusyon dyan. Anong ibig mo sabihin? May nakita ka na bang nag-ingay na bangkay? Please, nagmamakaawa ako. Please. Please, huwag ka nang makialam sa buhay namin. Parang awa mo na naman. Zoey, I'm sorry. Kung hindi sasabihin ni Dr. Carlos to, ako mismo ang magsasabi kay Ma'am Lynette. Napatahimik mo na ba si Dr. Javier? Hindi. Pero gagawin ko lahat. Para hindi niya sabihin yung sikreto natin. Pwede kong patira si Dr. Javier bukas kasama ni Mayor. Siguraduhin mo lang. Hindi ako madadamay dyan. Akong bahala, ma'am. Na nakulong ilikas at isalba ang mga biktimang nakulong sa Dos Pueblo Hotel nang ito ay gumuho dahil sa magnitude 6.5 earthquake na naganap ilang linggo nang nakaraan. Ang ilan sa mga pararangalan bukas ay mga nurses at doctors mula sa Apex Medical Center at Geraldine Medical Hospital. Sino yung pinapanood niya? Na sina Evan Nicolas, ito, oh. Karen Elise Caudal, Doktora Patricia Menor, Dr. Lyndon Javier, at ang young genius doctor na si Doktora Annalyn Sainz. Si Annalyn! Oh, kilala mo? Oo, ano ka ba? Inaanak ko ang bata niya. Magaling talaga yan. Alam niyo ba, ha? Na ako ang nakadiscover sa kanya nung 3 years old siya na talagang siya ay matalino. Bakit? Aba, memories niya na kagad lahat ng mga planet at stars. Imbento ka naman, Jose. Hoy, ano ka ba, Geraldine? Totoo yung sinasabi ko, ha? Alam mo, naalala ko nung maliit pa yung bata. Maliit pa siya noon. Naku, binibilang ko talaga yan ng mga libro niya para may mabasa siya. Tapos yung asawa ko, si Cromwell, binibilang talaga siya ng mga libro na pang medicine. Oh? Kilala mo talaga si Doktora Annalyn Santos? Oo, yung batang genius? Totoo yung sinasabi ko. Ito naman, ayaw maniwala. Pero ano? Grabe, nakaka-proud talaga yung inaanak kong yun. Kung talagang inaanak mo to, bakit hindi ka naman namin nakikitang kasama mo? Kasi nga, di ba, nag-away kami nung nanay niya, si Lynette. Pero kasalanan ko rin naman kasi talaga dahil sinisi ko sila sa pagkamatay ng asawa ko. Kasalanan mo naman pala, Jose. Minsan kasi ugali mo. Tara na nga, Mare. Alam mo ba, Mare? Ako yung anak ni Ani, buring buntis na naman. Ano ba yun? Dami mo namang tiyan. Siyempre, alam na. Ano, Apo? Nalaman mo na ba ang sikreto ni Doc Lyndon? Sandali. Anong sikreto? Wala po yun ay. Nagpa-prank lang po si Doc Lyndon. Kainis naman, oh! Lakas makabitin! Sandali. Annalyn. Alam mo, kung ako sa'yo, kahit malaman mo pa yung sikreto, naku, huwag ka na makialam. Kasi baka mamaya maulit na naman yung nangyari sa inyo ni Doc Lyndon. Hayaan mo na lang na kusang lumabas yung sikreto. Hihintayin kusang lumabas? Mali yun, Lynette. Palagay na lang natin. Si Doc Carlos, may sikreto pala. Huli na lang malaman mo. Paano? Chang, wala hong sikreto si Carlos, kaya hinding-hindi mangyayari yun. Basta anak, mag-iingat ka ha. Kasi baka mamaya mag-away na naman kayo ni Doc Lyndon, kaya huwag ka nalang makialam, ha? O paano, umuwi na tayo kasi maaga pa yung recognition mo bukas. Kaya, recognition? Ma'am Lynette, ako na po mag-register. Ay, sige, salamat. Yes, Karen, yes, si Sa, Dr. Annalyn! Dr. Annalyn, congrats, ha? Thank you.
congrats din. Sana may papera tong ano, no recognition. Wala ka ng taon. Ikaw talaga mukha kang tira. Hindi pa sapat na ma-award na muna tayo, ma-recognize tayo na meron tayong ginawa ang mabuti sa bakit ayaw mo ng pera? Gusto ko. Siyempre, si may ayaw ko. Pero mas lamang yung gusto ko ng pagkain kaya ako umatid dito dahil dito. Congratulations sa talaga sa inyong lahat. Na. Ay, para sa akin, mga heroes talaga kayo. Salamat po. Ay, Tita Linet, speaking of pagkain po, tapos muna kami sa buffet, kaya nga po kami nandito para po makatipid, diba? So, ulit naman po tayo yung pagkain. Recharge lang po kami. Sige po. Sige po. Ah, po sige. Ay, ay, ay. Yan. Ako, bagay na bagay sa'yo. Excuse me. Ma'am Linet, pwede po ba kitang makausap? Oo naman. Tungkol saan? Nakausap niyo na po ba si Doc Carlos? Tungkol ba to sa proposal? Oo, nakapag-usap na kami. Napag-usapan namin na kailangan kilalanin muna namin ang isa't isa bago kami magpakasal. Salamat sa concern mo nga. Ilang yung sinabi niya? Wala po ba siyang ibang sinabi sa inyo? Wala na. Bakit? Meron pa ba siyang kailangan sabihin sa akin? Wala naman. Ay, sandali. Ah, sagutin ko lang si Carlos. Madam, nakahanda na yung bata ko. Pagkatapos ng araw na to, hinding-hindi mo na po problemahin ang Doc Javier na yan. Dahil sa morgue na siya magjo-duty. Doc Lyndon. What? May problema ka na naman ba? At ba't involve yung kapatid ko? Doc, please. Not now. Bakit not now? Eh, involved yung kapatid ko. Hindi mo siya kapatid. Zoey? Bakit hawak mo yung phone ko? Anong gagawin mo kay Doc Lyndon? Answer me! Wala. Wala? Anong wala? Sinungaling! May tumawag sa'yo. Ang sabi niya, hindi mo na daw problemahin si Doc Lyndon. Ano na naman ang pinagawa mo? I am eliminating our problem. No! I mean, hindi kapatid ang turing sa'yo ni Zoey, Doc. Doc, alam ko naman yun, na hindi kapatid yung turing niya sa'kin. Pero kapatid ko pa rin siya at concerned ako sa kanya. Bakit ba hindi mo nalang sabihin sa'kin kung ano ba yung problema ninyo? Paghintay ka lang. Everything will make sense. Solusyon ka na ba? Nakausap ko na si Doc Lyndon. At ano? Pumayag ba siya doon sa gusto mo, ha? And what's next? Paano mo sisigraduhin na hindi na sila mag-iingay, ha? Paano? Hindi ko alam, hindi ko alam. But don't do this! I don't want to do this, Zoey. But I have no choice. Mommy, you have a choice!
Huwag mong gawin to! At anong gagawin mo? Isusumbong mo ako sa pulis? FYI, pulis ang kausap ko. Paano pag nakulong ako? Paano pag nabulgar na yung sikreto niyo ni Doc Carlos? Ano? Mag-isa ka na lang? Kaya mo ba yon? Ano? Grabe. Utak criminal ka talaga. And I will not be a criminal like you. You listen to me. I will do anything for you. Anything. Zoey! Zoey! Carlos, meron ka pang gustong sabihin sa akin? Bakit mo natanong, Lina? Kasi nakausap ko si Doc Lyndon. Tinatanong niya ako kung meron ka ba daw nasabi sa akin. Meron ka bang gustong sabihin? Kung hindi mo sasabihin yung katotohanan, ako ang magsasabi. Pwede mong sabihin sa akin kahit ano pa yan. Lynette. Dr. Edwards. Excuse me. No, Carlos. Lynette, ang jitter na spoiler. Mayor. Sabagay mo. Hindi ko ay pwedeng lumapit kay Mayor. It's okay. Pasensya na. Nag-iingat lang. Medyo madami kasi akong nare-receive na death threats sa ilang araw. Kaya, yun na, ingat. But you know what? We shouldn't fear them. Katulad ng mga heroes na paparangalan natin today, handa nilang isakripisyo ang buhay nila para sa iba. Meron pa pong kulang na dalawa, si Dr. Javier and Dr. Annalyn Santos. Oh. Mayor, ito po pala yung nanay ni Dr. Santos. Dr. Annalyn Santos, the young genius doctor. Matapang at matalino. You should be very proud of her. Ay, naku, Mayor. Proud na proud po ako sa anak ko. Pero kung minsan po kinakabahan po ako sa kanya dahil wala nga po siyang takot. You know, it's people like her daughter. It gives me hope for the future. Someone who really wants to help others. These are the people who are to stand for good and to fight against what's wrong. Nako, Mayor, ganyan-ganyan po si Dr. Santos. Ganun talaga. Hindi natin dapat katakutan mga ganyang bagay. Alam niyo kung ano yung dapat nating katakutan? Yung hindi tayo maging totoo sa ating mga sarili at sa mga mahal natin sa buhay. Mahirap mamatay na hindi natin nasasabi sa mga mahal natin sa buhay kung ano yung gusto natin sabihin at may tinatago tayo. Boss, nandito na ako sa area. No, Mayor, I totally agree with you. Tsaka mukha naman pong safe ang event ngayon. Yes. Marami pong polis na nakaantabay. God is always with us. Oh, paano? Magkita-kita tayo mamaya sa awarding ceremony. Yes, help yourself. Kausapin ko muna yung mga bisang, ibang bisita. Sige po, Mayor. Let's go. Sige po, Mayor. Alam mo, Carlos, tama si Mayor no, nag-agree ako sa kanya. Mahirap talaga yung meron kang tinatago, lalong-lalong na yung
sa mga mahal mo sa buhay. Di tama yun. Ah, sige, Lynette. Meron akong kailangan kausapin. Ha? Oh, sige. Ako na, sige na. Kayo naman, salamat. Salamat, salamat. Tok Lyndon! Tok Lyndon, sumagot ka! Sumagot ka! Mapapahamak ka! Dr. Carlos. Thank you, ah. Can we talk? Okay. Hindi mo pa rin pala sinasabi kay Ma'am Lynette. Lyndon, di ba sabi ko naman sa'yo, give me time. Hindi madali itong pinapagawa mo sa akin. Time? Ito, kailan mo sasabihin? Bukas? Next week? Next month? Next year? Kapag kinasala kayo? On your deathbed? When? See, sabi ko na nga, Be, Dok, ako yung nahihirapan. Kung hindi mo sasabihin, ako na ang magsasabi on your behalf. Sige, subukan mo. Ano? Sisisantayin mo ako? Fine! Tok, hindi ako natatakot, pero hindi ako pwedeng tumahimik na lang. I care about Ma'am Lyneth and Dr. Annalyn. Dok Lyndon, ako din nahihirapan ako. Tok, hindi ka mahihirapan kung sasabihin mo yung totoo. Dahil kapag sinabi mo yung totoo, makakasama mo yung totoong anak mo. At makakasama ni Dr. Annalyn yung totoong tatay niya. Hindi mo magawa dahil iniisip mo lang yung sarili mo because you're selfish. Hindi mo magawa. Watch me. Lyndon! Lyndon! Hi! Ay, anak! Saan ka galing? Dad, sorry po, nag-restroom lang kasi ako. Ay, restroom? Taka muna, saan ba yun? Kasi naiihi din ako. Doon lang po. Lalabas ako dito, anak. Oh, dito ka na. O, kainin mo lang doon. Ay, dito ka na. Dali lang ha, mag-restroom lang ako. Apo, kumukunan. Loko po ka mo. Doktora Santos. Asan ang nanay mo? Bakit? Kailan ko siya makausap. Asan siya? Bakit nga? Ano, guguluhin mo na naman siya sa mga cryptic statements mo? Tama? Dr. Santos, makinig ka sa akin. Kailangan ko siyang makausap. Asan ang nanay mo? Bakit nga? Asan siya? Eh, di hanapin mo. Anong hanapin? Asan yung nanay mo? Sige, ba't kaya ako sa inside? Oh, okay. Basta makinig ka sa akin. Asan yung nanay mo? Halika na, start na nga daw. Oo, oh, halika na. Halika na, Dok. Dito, you have to go. Magsisimula na yung sana mo. Come on, let's go. Let's go. Carlos, halika na. Magsisimula na. Lyneth, pwede ba kitang makausap? Ngayon na? Eh, magsisimula na yung awarding eh. Lyneth, please. May kailangan akong sabihin sa'yo. So sorry, Dr. Carlos. Pwede ko po bang mahiram muna si Ma'am Lyneth? Meron lang po kaming kailangan kausapin. Kailangan lang po. Sige. Thank you. I'm so sorry. Let's go. Babalik ako kagad, ha? Thank you.
Hello, Zoey. Doc Carlos! Si Doc Lyndon, alisin niyo siya dyan! Zoey, bakit? May papatay sa kanya! Zoey, di magandang biro yan, ha? Hindi ako nagbibiro! May papatay sa kanya! Sino ang sabi? Paano mo nalaman? Basta hindi na importante! Basta alisin niyo siya dyan! Dahil baka may madami pang iba! Please! Sir, pasensya na po. Protocol kasi ni Mayor, once na mag-start na yung program, bawal na magpapasok. Safety reasons lang dahil may death threat sa kanya. Hindi nga safe sa loob! Ang ibig niyo sabihin? Hayaan niyo makapasok! Inalabas ko yung doktor ko! Sir! May papatay nga sa doktor ko, di mo naintindihan? Sir, wala pong ganyang mangyayari. Safe na safe po sa loob, nakabantay kami. Bakit di nyo kayang pumasok sa loob? Sir, pasensya na sir, bawal nga po, sabi ni Mayor eh. Boss, nakapwesto na ako. Ay, mo na yan. Bilisan mo na. Papasisira pa yung plano natin. Bilis! Picture tayo. Dali, wala pa naman yata, Eke. Boss, may babae nakaharang. Ito, dito. Okay naman. Dito naman tayo. Dito. Ito yung batang genius na nag-viral, boss. Mamaya ka nagdabada dyan. Tapusin mo na yan. Tutubok pa natin si Mayor. Eh, boss, nakaharang yung babae. Problema ba yun? Ba't ako sinunan na yung bala? Isang muna dyan! Kopya, boss. 1, 2, 3! Pagliyaki! Isa pa! Ang dami naman! Isa pa! Yan! Yeah. Yan na! Masasend ko sa'yo mamay para mag-pag-send. Taga-check muna natin. Ito. Oh, sige. Sa loob lang ng isang iglap. Hindi tayo dapat basta-basta nagtitiwala. Ma'am Giselle? Yes? Nabalitaan niyo na po yung nangyari sa awarding. Why? What happened? Nagkagulo eh. May namaril. Huh? What? Hindi ka pwede pumunta sa event na yun, Robert. Dito ka na sa bahay. Hindi kami magkikita ni Lynette. Si Annalyn ang gusto kong putahan. Robert! Sorry sa iyo, gymnasium tayo, kuya. Nagkagulo na dun! Ano nangyari? May namaril po, sir. Nandun yung anak ko. Kaya ako lang nung ginagawa ko dahil sa'yo. Every time na may ginagawa kang kasalanan, alam mo bang damay ako? Anong klaseng ina ka? Naiingit ako kay Annelie. Hindi dahil anak siya ni daddy, kundi dahil napakabait ng nanay niya.